Kuya Carl, a life-giving Sunday, life-giver family. So I am Lovely Paginto po, and I am here to share the faithfulness of God in my life. So 14 years ago po, nung dinala po ako ni Lord sa tahanang ito. Sobrang blessed po ako sa tahanan na ito dahil dito po ako nakaranas ng pagmamahal ng isang pamilya. At naranasan ko din po dito na pagkatiwalaan ako ng malalaking bagay na ako din po mismo ay di ko naisip na kaya ko din pala na gawin. And ilang beses ko na din pong na-share sa inyo gaano po ka-faithful si Lord sa buhay ko at sa family ko, lalo sa life retreat. At yun po, unang-una na po dyan yung nakapagtapos po ako ng pag-aaral dahil po sa isang woman of God na taga USA na hindi ko kilala, na random lang siyang nag-message sa akin na kinausap daw siya ni Lord na gusto niya akong paaralin at patapusin ang pag-aaral. And then yung second po, during the pandemic, binigyan ako ni Lord ng business to support my family. And third po is my comfortable job for the past years. And I can say po na grabe po ang blessing ng Diyos sa akin dahil sa culture of generosity. Indeed po, no one has become poor in giving. Tama po ba yun? Sa tithes po, nagbabalik tayo ng 10% na binigay ng Diyos sa atin, pero sa offering po, dito ka na talaga totoong nagbibigay. And marami, I can say marami pong forms ang pagbibigay. Tama po ba? Pwedeng through your money, through your time, and giving your life to God. At ito na po yun, last month po, nag-start po ang SOD4 or satellite class ng ating simbahan. Ang dami naming natututunan po every week. At grabe po ang ginawa ni Lord sa aming lahat. Ginagawa ni Lord sa aming lahat. And imagine, every week po ng classes namin, hindi po kami umuuwi na hindi mugto yung mga mata namin. And the Lord spoke to me po sa third week pa lang ng aming class. Sabi po ni Pastor Bruce Don, your body is a living sacrifice to God. At grabe lang po na kinausap po ako ni Lord that moment. Nasabi ko kay Lord, 14 years ago, nung shinare sa akin yung inverted bridge, nalaman ko lang na namatay ka para sa akin, nag-commit na ako sa'yo. What more pa ngayon na naintindihan ko that my body is a living sacrifice to you? And you know po, yung moment din na yon, yung week din po na yon, nag-send po ako ng resignation letter po sa boss ko, effective on September 29, 2023. And I finally decided po to volunteer as a full-time worker or a missionary in our church for good. And there is a really need po for a full-time missionary sa ating simbahan dahil napakalaki po ng harvest. God needs workers, and I believe po God is leading me to this direction. And it's really about time na for me to follow Him, to follow His ways and His will in my life. At laking gulat ko po ang sagot lang ng boss ko sa akin. Sabi niya, just follow your passion. And we are happy to see you enjoying and doing your calling in your life. And same din po, scenario, nagpaalam ako sa tatay ko at sa mga kapatid ko. And isa po sa mga kapatid ko ay sabi niya, support ako dyan. Lalo na kung dyan mo makukuha ang fulfillment mo. God has been faithful to our family since then. What more pa ngayon na hulmado na tayo? At yun na nga po, yun na din yung magandang confirmation na binigay din na sa akin ni Lord dahil na-amaze po ako sa Diyos dahil lahat ng tao sa paligid ko ay nagre-rejoice sa naging decision ko. Pero syempre po, di ba, minsan iniisip natin na halos lahat tayo pag full-time missionary, ay ano yan, walang pera dyan and all. Hindi ka ba nag-worry, Lovely, sa magiging future mo? Of course po, nag-worry ako. Diba, sa una pa lang po kasi alam po, ending ng buhay ko po ay maging full-time kay Lord. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit ko papapatagalin? Bakit hindi pa ngayon? And then yun po, yun nga, lagi ako nag-worry. Pero Lord, paano yung family ko? Paano kakainin nila? Especially breadwinner ako. And all, sabi ko, Lord, paano na yung pangarap ko? Paano na yung mga plano ko? Pero sabi nga sa Matthew 6:33, sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Pero sabi sa 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
And its day po has enough trouble of its own. And in this verse po, the Lord is teaching us na yun nga po, hindi natin kailangan mabahala. Tama po ba? Dahil ang Diyos mo ang bahala sa'yo. Diba po ngayon, grabe, nagtataasan na ang bilihin, pero sana ngayon mas mataas yung faith mo kesa sa bilihin. Andiyan pa po ba kayo? And ngayon po, nakita ko po, 1 month pa lang po, October 29, saktong 1 month na ako ay full-time missionary kay Lord. Pero grabe po, isang buwan pa lang, grabe na po yung faithfulness ni Lord sa life ko. Dahil yun po, nagugulat na lang ako sa mga biglaang bookings po ng business namin, which is yung Tataho Buhay na malaking tulong po sa pang-araw-araw na gastusin ng family ko. At hindi lang po natatapos doon. Minsan po may mga friends ako, may mga random people na nagsisend sa bank account ko or sa GCash ko na they want to bless me. And then, naalala ko din po nung in-interview ko ni Past Jamie last month. Sabi niya sa dulo, alam mo love, ngayon na nag-full-time ka kay Lord, lahat ng lugar na hindi mo pa napupuntahan, si Lord ang magdadala sa'yo. And true enough po, this weekend, bukas po ng umaga, kasama po ang mga full-timers and si Tita Cho, pupunta po kaming Baler for a mission for 4 days. Then may isa po akong kaibigan na nag-chat sa akin na pupunta daw kami ng Boracay libre for 4 days next month. And yun po, sabi ko na lang po kay Lord, ngayon Lord, na ikaw na yung boss ko, I won't worry anymore. And I also believe po, kung kaya mong ibigay yung pera mo sa Diyos, kaya mo ding ibigay yung buhay mo sa Kanya. Amen po. Sino dito ready nang magbigay? Sige po, pray tayo. Lord, marami pong salamat God sa magandang tahanan na binigay mo sa amin. Lord, salamat sa magandang pamilya na ito, Lord God, na binubuhos ang buhay sa'yo. At Lord God, at sa simbahan na ito. And Lord, ngayon, hayaan mo po na mapasaya ka namin through our tithes and offering, God. Hindi man ito sapat sa lahat ng nagawa ng simbahan sa amin, sa mga buhay namin. But we all know, God, na magiging masaya ka sa ibibigay namin ngayon. And Lord, today we declare and we receive financial breakthrough sa aming mga pamilya. Lord, we receive financial breakthrough, God, for our church in Jesus' name. And Lord, we love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, come on, Life Giver Church, let's give po. Privilege po to have our guest this afternoon. So, okay lang po ba tatayo tayo? As we welcome po our speaker or preacher this afternoon, let us all welcome Coach Santini Abelia. Ayan, sige po. Thank you po, Sister Lovely, for that powerful giving. Sino po ang ready na ngayong hapong ito? Ayan, palakpakan po natin si Lord. Sige nga po, for 5 seconds. Palakpakan natin si Lord kasi kanina pa po siya may ginagawa. Salamat po worship team. Salamat sa ating mga pastors, no, mga coaches na talaga namang tumutulong po sa ating simbahan. Amen po ba? So before we sit down, okay lang ba? Tapik ka, no, 5 tao, sabihin mo, I'm blessed kasi nandito ka ngayon. Ayan. Totohanin mo ha, kasi yun talagang makonvince siya na blessed talaga dahil nandito ka. Amen. Wow. Amen. It's great to see new faces at you know, nakaka-excite po talaga, no, kasi napakagaganda at napakagwapo ng umaaten sa 1 p.m. service. Tama po ba?
Siyempre yung kanina din, pero dahil nasa 1 PM tayo, kayo muna ang bobolahin natin. Tama po ba? So today po ako ang naka-assign no, to deliver the message of the Lord. So wala naman po kayong choice kasi nasa sa akin yung amen. So tayo po yung manalangin, Lord, salamat po sa hapong ito na kami ay makakarinig muli ng iyong salita. We thank you, Lord God, because today, Lord, naniniwala kami, meron ka na namang gagawin sa buhay namin, sa simbahan namin. Hayaan mo lang ka na kami bilang iyong mga recipients ay makatanggap mabago ng iyong salita. Salamat po. We give you the glory, the honor, and the praise in Jesus' name. Amen, amen, amen. Ayan. So the title po ng aking ipipreach no, this afternoon, ang title po niya is The Most Excellent Way. Ayan. Sabi mo nga, The Most Excellent Way. So sa Tagalog po, no, ang pinakamahusay na kaparaanan. Ayan. Di ba lagi natin naririnig yan sa church? Mahusay ka dapat. Excellent ka dapat. So tingin ka nga po sa katabi mo. Sige po, tignan mo siya. Tapos tanungin mo siya, excellent ka bang Christian? Sige po, tanungin mo kung wala ang katabi. Di ba, okay lang din. Tanungin mo yung sarili mo, excellent ba akong Christian? Ayan. Excellent ba akong believer? Tanungin mo siya uli, excellent ka ba na body of Christ? You know, sa totoo lang po, no, I believe, di ba, nag-scroll po kayo sa social media. Lately po, di ba, ang Christian community is under the spotlight. Tama po ba? Yung hindi naman ikaw yung may gawa, pero nadamay ka. Tama po ba? Hindi naman ikaw yung may gawa, pero damay ang buong Christian community. And you know, it will always go back to that question po na tinanong natin kanina. Bakit ganun yung mga Christians? Parang hindi sila excellent na Kristiyano. Bakit ganun yung mga Christian? Parang hindi sila excellent na believer ni Lord. Bakit ganun yung mga Christian? Parang hindi nila excellently na ipapakita na si Jesus ay nasa buhay talaga nila. No, sabi mo nga sa katabi mo, wala niyan dito. Yeah, kasi naniniwala ko, mahusay po kayo eh. Tama po ba? So the most excellent way, we are living in a time na marami pong taong nakatingin sa atin what we're about to do. Hindi mo alam, baka next month may ma-post na naman na Christian church or someone, di ba, tapos damay ka na naman. It will always go back to that question. Marahil, hindi excellently napoportray ng mga believers ang pagiging believers nila. Amen? So actually, ito po, isa ito sa mga dinidil no, sa isang letter po ni Apostle Paul. So I believe you're familiar with this epistle. No? It's the letter of Paul to the church in Corinth. Ayan, so flash po natin. No? I think meron tayong picture dyan. Diba? Yung Corinth po, no? So yan ang remains ng Corinth ngayon. So matatandaan po natin no, na si Pablo, sumulat po siya ng isang letter that is addressed to this church in Corinth. So para lang po may konting background tayo, ang city of Corinth po, isa po siya sa mga striving cities during that time, di ba, sa Greece. So, syudad po siya sa Greece, and ang matindi po sa Corinth, no, mayaman na lugar yung Corinth. Kasi maganda po ang placing niya. So, what happens, maraming mga barko ang dumadaong dun sa Corinth. So, what happens, maganda yung trading capacity ng lugar ng Corinth. But because of this as well, no, marami pong mga bisyo ang pumapasok sa lugar na ito. Okay, so there are different vices, there are different pagan gods po, no, na makikita mo dito sa Corinth, and because of that, yung Corinth po as a city, no, matindi po siya pagdating sa compromise. Iba't ibang kultura, iba't ibang practices, you know? So kung titignan mo yung Corinth, it is actually considered the Las Vegas of ancient Greece during that time. Nakapunta na po ba kayo ng Las Vegas? Di ba? Pag pumunta po ng Las Vegas, lahat po ng klase ng bisyo doon mo makikita. Ganun po yung Corinth during this time. And so, you know, by the move of God, di ba, na alam po natin that there was a time na si Apostle Paul po nagpunta dito during his second missionary journey, nakapagtayo po siya ng simbahan dyan sa magulong lugar na yan. Imaginin mo, yung Corinth, iba't ibang practices, iba't ibang klaseng, you know, culture yung nandito. But you know, by the move of God through the Apostle Paul, diba, nakapagtayo po ng simbahan dyan sa magulong lugar na yan. So yun po yung sinusulatan ngayon dito ni Paul sa kanyang letter.
Kasi approximately 2 years after po ma-establish nung church, nakakarinig po si Paul ng reports regarding the church. Ang report po regarding sa church in Corinth, napakarami daw po nilang problema. Amen? Ang problema sa Corinth na simbahan, napakaraming problema nung simbahan. Dito ang pinoproblema nyo lang po, paano papatayin yung aircon kasi ang lamig. Tama po ba? Pag pinatay naman po, problemahin paano papalamigin yung sanctuary kasi ang init. Tama po ba? Pero ang Corinth po, grabe. Pag inisa-isa po natin yung problema, hindi po mananalo yung Life Giver Church dito pagdating sa paramihan ng problema. So, flash lang po natin, in-indicate ko lang para mas makita ninyo no, yung landscape nung nangyayari sa Corinthian Church. Okay, so ano ba yung mga problema? Diba dito sa church in Corinth, letter A, meron pong division dun sa simbahan. So ibig sabihin po, yung church itself, divided yung mga members. Amen, walang ganyan dito, tama po ba? Kahit iba-iba tayo ng satellite, alam ko po, united tayo. Sabi mo sa katabi mo, united tayo. Ayan, ano pa po, ang isa sa mga major na problems in Corinth, tolerated po dito yung sexual immorality. So ibig sabihin po, yung sexual immorality ay sobrang, you know, evident po sa simbahan ng Corinth. What else? Another problem ng church, meron daw pong mga instances na nagkakaroon ng incest. Ano po yung incest? Diba pag pinagpipilitan mo, incest yun? Diba? So mga hindi nakagets next week, magagets nyo yan. Diba? Yung mga pumalakpak, may 50 chips daw po sa ano SOD next week. Amen po ba? So incest, ano yung incest? Malala yung incest, bakit? Kasi magkamag-anak ay merong sexual relations. Kapatid mo, nanay mo, nakikipagtalik sila. So imagine, that's what the church is undergoing. Ano pa, may doctrinal errors, may rivalries, nag-aaway-aaway. Hindi, mas magaling yung coach ko, si Coach Tomeng. Diba? Hindi, mas magaling yung coach ko, ito, may rivalries. And ang matindi pa po dito, another problem po sa Corinth, nagkakaroon ng abuso between different members. Abuse of power by the different members, and at the same time, merong pong dispute. Ganito katindi yung Corinth, nag-aaway-aaway sila kung aling gifts yung mas magaling. Eh ako may gifts of prophecy, ako mas magaling ako kaysa sa'yo, nagtatangs ka. Eh ako meron akong ganitong talent, mas magaling ako sa'yo dahil ganito yung talent ko. So yan ang problem ng Corinth. So, ibig sabihin po, kung babalikan natin yung question kanina, ang Corinth po is what? Ay malamang sa malamang, hindi nila excellently na ipoportray ang pagiging maayos na Christian. Ang Corinth as a church, hindi nila excellently na poportray si Kristo dun sa simbahan nila. So, ito ngayon ang i-address ni Paul. Imaginin mo, napakaraming problema i-address ni Paul through his letter. Paanong magiging mahusay ang Corinth as a church? Paanong magiging mahusay ang Corinth na i-exercise nila yung gifts nila na walang halong yabangan? Paano maa-address yung problema dito sa simbahang ito? Sasagutin po yan actually ni Apostle Paul. If you have your Bibles with you, no, turn with me po sa 1 Corinthians chapter 12, verses 29 to 31. Ayan. So ito, sinagot ni Paul. Sabi niya, are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Yan po yung title natin, tama po ba? The most excellent way. Sabi ni Paul dito, yung body of Christ may mga iba't ibang roles. May mga iba't ibang tao sa loob ng body of Christ, pero paano nila ma-ensure na mahusay nilang magagampanan yung pagiging body of Christ nila? Paano nila ma-ensure na mahusay nilang maipapakita? May ganitong gifts kami, at the same time, namamagnify namin si Jesus sa buhay namin. So yan po yung sasagutin ni Paul. No, so tatlong bagay po, or apat rather, no, 4 points that I want to share po sa ating hapon. What is the excellent way? Amen. Kasi yun yung question dito eh. Paano ako magiging mahusay na believer for the Lord? Apat na bagay po. Are you ready po? Pakisabi nga sa katabi mo, are you ready? Ayan. So, una po, no, ang excellent way, number one, dapat love ang foundation. Amen. Una po,
dapat love ang foundation. Alam ko po, hindi po February ngayon. Tama po ba? Kasi usually naririnig mo yung salitang love pag February yung series. Pero sabi ni Paul, ang love kasi hindi lang dapat evident sa church tuwing February. Ang love kasi hindi lang evident sa church pagka may event. Sabi ni Paul, dapat ang love sa church evident every season of the year. Kaya ang sabi ni Paul dito, paano ka magiging excellent? Unang-una, you have to understand, dapat love ang foundation. So tanong na po tayo sa chapter 13 kasi alam ko paborito nyo ito eh. Diba yung chapter 13 ng 1 Corinthians. Sabi po dito ni Pablo, if I speak in the tongues of men or angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Tuloy ko pa po. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, ano po yung sabi niya? I am nothing. May nakapagsabi na ba sa'yo, you are nothing? Diba? Tindi ni Paul, bakit sabi niya, kung wala akong love, kahit may pananampalataya ako, I am nothing. Tuloy ko pa po. Diba? Sabi niya dun, diba? If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Sabi ni Paul, the most excellent way for the church to be a church, kailangan ang pundasyon pag-ibig. The most excellent way for the body of Christ to function as a body of Christ, sabi ni Paul, kailangan ang foundation pag-ibig. Amen? So as a believer, as a minister, as a church, we cannot afford to operate ng walang pagmamahal. Kahit anong pong ganda ng pagmimix natin dito, at kahit anong pong ganda ng lighting na ginagawa ng ating mga ministers dito, if we don't have love, the church is a futile church. Ano ibig sabihin po? Walang saysay daw po yung ginagawa ng simbahan. Bigat! Tama po ba? Para sabihin sa'yo ni Pablo, na kung ang church ninyo walang love, sorry, futile yung church. Kung ang church ninyo walang love, hindi nag-ooperate sa love, sorry po, tatalunin kayo ng church na may 5 miyembro pero may pagmamahal sila. Amen? So sinasabi ni Paul dito, hindi ito sa padamihan ng ginagawa mo. Hindi ito sa pagalingan ng talent. But this is about us as believers na nag-ooperate ng may pagmamahal sa loob ng simbahan. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, pakisabi sa kanya, mahal kita. Ayan. Diba? Yung iba dito, yung type niya ata yung katabi niya, yun, sa opportunity ko na to para masabi sa kanya. Diba? Mahal kita. Bakit? Diba kasi napaka-importante po nung pagmamahal daw po sa simbahan. Amen. Imagine Paul would go great lengths to explain this kasi nakita niya, kaya pala maraming problem yung Corinth Church. It's not an issue of how great they are. It's an issue ng pagmamahal. Ulitin ko po, kaya maraming problem yung church in Corinth kasi nakalimutan na ata nila na ang pundasyon ng simbahan dapat pagmamahal. The word love po dyan na ginamit ni Paul is the word agape. And he's talking about the unconditional love ng Panginoon sa kanila. Na ganong klaseng pagmamahal din daw ang dapat mong ipakita sa kasamahan mo sa simbahan. Amen? Sabi ni Paul, number one, if you want to be excellent believers for the Lord, dapat love ang foundation. Amen? So number two, no? So ito naman, let's go on further. Kung una, number one, dapat love ang foundation. Number two, dapat tama ang pag-practice ng love. Okay? So gusto mong maging mahusay na believer, gusto mong maging mahusay na leader, body of Christ for the Lord, number two, dapat tama ang pag-practice ng love. So ito lagi ko to naririnig sa weddings, tama po ba? Basahin po natin, sabi niya dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud.
It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ganda, no? It always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. So, in-establish ni Paul na ang simbahan dapat laging nag-ooperate ng love. Tama po ba? Pero ang ganda lang din, bakit? Kasi in-explain dito ni Paul, ano ba talaga yung pagmamahal? Tingin po kayo sa akin, alam niyo po kung bakit? Kasi yung Corinth po, kung babalikan mo yung history ng Corinth, yung Corinth po as a city, highly connected siya sa salitang pagmamahal. Why? Because ang Corinth po, meron po silang Diyos-Diyosan dun sa Corinth, na itong Diyos-Diyosan na to, ito po yung nag-go-govern dun sa lugar. For the longest time, itong Diyos-Diyosan po na ito, siya yung pinaka-sinasambang Diyos-Diyosan sa Corinth. Sino po yung Diyos-Diyosan niya? Si Aphrodite. Kung mahilig ka magbasa ng writings ni Homer, di ba? Iliad, Odyssey, kilala mo yan. Si Aphrodite po ang Greek goddess of love. Okay? So ang katumbas niyan sa Rome, si Venus. Di ba? May planeta tayo, ang pangalan Venus. So isa lang po yun sila. Eto pong Diyos-Diyosa na ito, si Aphrodite, siya po ang primary deity na sinasamba ng Corinth. Ang problema po, yung klase ng pagmamahal po na tinuturo ni Aphrodite, ibang-iba dun sa pagmamahal na tinuturo ni Kristo. So since etong Diyos-Diyosan po na ito, ang what? Ang pinakasinasamba dun sa Corinth, kung titignan mo yung Corinth as a church, they are greatly influenced by the kind of love that this deity is promoting. Kaya pala Paul would go great lengths na i-explain no, ano yung pagmamahal. Kasi may maling klase ng pagmamahal na naturo dun sa lugar ng Corinth. Kaya pala i-define ni Paul, love is patient, love is kind. Bakit? E ibang klaseng love yung tinuro ni Aphrodite sa Corinth. So, hindi po ito sinulat ni Paul, hindi niya dinefine yung love is patient, love is kind, dahil gusto ka lang niyang pakiligin. Tama po ba? Nakakakilig yung meaning ng love eh. Sinulat po ito ni Paul because gusto niyang basagin, may binabasag siya, na klase ng pagmamahal na naturo dun sa Corinth. Kasi yung Aphrodite po, ang pinopromote niya na kind of love, it promotes self-exaltation. Maiangat mo yung sarili mo, ma-honor mo si Aphrodite. What else? Self-gratification. Ano ibig sabihin ng self-gratification? Yung bang okay lang na masatisfy mo yung laman mo? Self-pleasure. Self-centeredness. Ganitong klase po ng love yung napopromote ni itong Diyos-Diyosa na ito dun sa Corinth. And so, nung ino-observe ni Paul, no? Papansin ni Paul, naturo ko na sa inyo yung love ni Lord, pero bakit parang bumabalik kayo sa ganitong klaseng pagmamahal? Na-preach na sa inyo yung love ni Jesus, pero bakit para bang naaapektuhan na naman kayo nung ganitong klase ng love na tinuturo dun sa lugar ninyo? Kaya ang sabi ni Paul, kailangan kong ibalik kayo sa tamang understanding about love. Kaya in-explain na siya ni Pablo. Diba? Letter A, love is not about self-exaltation. It displays kindness and humility. Ganitong pagmamahal daw po, yung nawala sa Corinth. Kaya pala nagyayabangan yung mga tao sa Corinth. Kasi ang tinuturo ni Aphrodite, okay lang, exalt mo sarili mo. Sabi ni Paul, teka lang, hindi ganyang love yung tinuro sa atin ni Jesus. Yung love na tinuro ni Jesus to us, it displays kindness and humility. Amen? Sana po makilala ang Life Giver Church na hindi lang magaling mag-preach, pero punong-puno ng pag-ibig na humble ang lahat. Amen? Sabi ni Paul, hindi yan patungkol sa iaangat mo yung sarili mo, sino may mas magaling. No. It displays kindness and humility. Letter B, love is not about self gratification. Hindi ito patungkol sa kung ano lang ang makakapagpasarap sa iyo, sabi ni Paul. It is also about considering others. Sabi ni Paul dun sa Corinth, kaya pala ang dami niyong problema.
Kaya pala ang daming issues ng simbahan, nakalimutan yung ganitong klaseng love. Umaalalay sa iba. Nakalimutan yung ganitong klase ng love na what na tumutulong sa iba. Hindi nagyayabangan, amen? Ang love, sabi ni Paul, hindi ito patungkol lang sa'yo. Pero patungkol din to sa iba, sa loob ng simbahan mo. Dapat tama ang pag-practice ng love. Love is not about self-gratification. It is about considering others. Amen? Letter C, no? Love is not about self-pleasure. It also displays the truth that comes from God. Diba? Kaya sabi po doon ni Paul, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Alam niyo po ba yung isang practice na ginagawa ng mga tao sa Corinth in order to worship Aphrodite? Alam niyo po kung ano? Kukuha po sila ng prostitute, makikipagtalik po sila dun sa prostitute, and according to them, that is their way of honoring Aphrodite. Kung titignan mo po yung Corinth, meron po silang bundok na merong templo ni Aphrodite dun sa ibabaw. And yung temple po na yon punong-puno ng prostitutes. So ang gagawin ng mga tao, gusto kong ma-honor si Aphrodite, punta ako sa temple, kuha ako ng prostitute, makikipagtalik ako sa kanya. Sabi ni Paul, hindi ganyan yung love na tinuro ko sa inyo. If you think that love is pushing you to do evil things, sabi ni Paul, hindi ganyan yung love. If you think that love is just about self-pleasure, okay lang, mahal naman natin yung isa't isa kahit alam nating hindi maganda sa mata ng Panginoon, sabi ni Paul, hindi ganyan yung love. If you think that love is just about you experiencing the pleasure of the flesh, sabi ni Paul, hindi ganyan yung love na tinuro ko. At hindi ganyan yung love na pinaintindi sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya pagbabalikan mo pala yung issue ng Corinth, makikita mo na agad. Bakit may sexual immorality dun sa church? Eh kasi ganitong klaseng love yung na-embrace ng kultura nila. Kaya pala yung Corinth church ay punong-puno ng incest, eh kasi sa teaching ni Aphrodite, okay lang yun eh. Sabi ni Paul, hindi ganyan yung love na pinopromote natin. Sabi ni Paul, love does not delight in evil, but it will always rejoice with the truth. Pag may nagsabi sa'yo na gawin natin to kahit hindi pa tayo kasal kasi love naman natin ang isa't isa, teaching ni Aphrodite po yun. Pag may nagpo-promote sa simbahan ng ganyang klaseng love, sabi ni Paul, teaching ni Aphrodite yan. Hindi yan teaching ni Lord. Pag may pagmamahal na nagtutulak sa'yo na gumawa ng kasalanan, sabi ni Paul, does not delight in evil, it rejoices with the truth. Amen. Pag may pagmamahal na nagpo-promote ng ganyang klaseng practice, sabi ni Paul, hindi yan teaching ni Lord. Teaching ni Aphrodite yan. At yun po yung tinatry alisin at basagin ni Paul dun sa kanyang letter sa Corinth. Alam ni Paul, makaka-relate yung Corinthians eh. Si Aphrodite ang sinasamba namin. Si Aphrodite ang ino-honor namin. Sabi ni Paul, hindi na kayo mga pagano, believers na kayo, dapat graduate na kayo sa ganyang klaseng pagmamahal. Amen? Love is not about self-pleasure, it displays the truth. Amen? Kaya ang nagmamahal ng totoo sa kasalanan, hindi umuoo. Ulitin nga po. Ang nagmamahal ng totoo sa kasalanan, hindi umuoo. Diba? May nag-aaya na ba sa'yo na sabi niya, alam mo, mahal kita, gawin natin to. Pero alam mo sa sarili mo, teka lang, kasalanan yun ah. Hindi ganun ang totoong love. So kung babalikan ko yung mga issues ng Corinth Church, makikita mo na bakit ganun yung church nila.
Mali yung understanding about love, and so what happens, maling klase ng love yung napapractice ng simbahan. Kaya ibabalik ni Paul, teka lang, ito dapat yung klase ng love na pinapractice sa simbahan natin. Amen? It is not about self-pleasure, it displays the truth. Letter D po, no, love is not about self-centeredness. It is about sacrifice. Kaya ang sabi po ni Paul, it always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. Sabihin, binabalik sila ni Paul na yung totoong klase ng pagmamahal, hindi yan patungkol sa sarili mo lang. Yung totoong klase ng pagmamahal, it's about you sacrificing for others. The problem with the church in Corinth, naalimutan na nila yan. Nag-aaway sila because it's all about themselves. Kaya ang sabi ni Paul, hindi ganyan klase ng love ang tinuro sa atin ng Panginoon. Love is not about self-centeredness, but it is about sacrifice. Amen? So palakpakan po natin si Lord, no? So again, paano daw po magiging excellent na believer, di ba, na model ng ating Panginoong Jesus? Unang-una, dapat love ang foundation. Pangalawa, dapat tama ang pag-practice ng love. Amen? Bibilangan na ata ako dito. Okay? So, letter number three, no? Pangatlo po, no? Another point natin. Number three, dapat ang love mag-exceed sa gifts. Yan. Number three, dapat ang love mag-exceed sa gifts. So, sabi po dun sa verse 8, love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, but when I became a man, I put the ways of childhood behind me. So ano po yung sinasabi dito ni Paul? Ine-emphasize ni Paul yung gifts eh. Tama po ba? Pero sabi ni Paul, hindi pwedeng gifted ka lang pero wala kang love. Kasi yun yung problem ng Corinth, gifted po yung Corinthian church. Magaling sila sa pag-exercise ng gifts. Kaso ang sabi ni Paul, ang problema, wala na kayong pagmamahal. Ang galing mong mag-tongues, pero after mo mag-tongues, magmumura ka ng ka-church. Masabi ni Paul, teka lang, hindi ganyan yung dapat ginagawa sa simbahan. Amen? Ang galing mong kumanta, pero after mong kumanta, may pag-chismisan ka. Sabi ni Paul, hindi ganyan dapat Corinth Church. Bakit pag mga chismis, pag mga ganyan, di ba, ang bibilis mong mati mag, bakit? Sabi ni Paul, yan yung problem dun sa simbahan. Ang gagaling sa gifts, ang gagaling sa roles, pero after nila gawin yung gifts at roles nila, may mga ginagawa sila na hindi in line sa pag-ibig ng Diyos. Ang galing kong mag-gitara, pero after kong mag-gitara, may papatayin ka. Diba? Sabi ni Paul, hindi yan yung love. Ang galing mong manampalataya, pero after mong manampalataya, meron kang binabash na tao. Sabi ni Paul, dapat ang love mag-exceed sa gifts. Sabi ni Paul, pag ang love nag-exceed sa gifts, that is what will steer you towards maturity. Amen? Kaya yan sinasabi niya, di ba, na nung bata ako, ganito yung ginagawa, pero nung lumaki ako, hindi na ganyan. Bakit sabi ni Paul? Kasi pag ang love, naintindihan mo, na-practice mo ng tama, dun ka lumalago bilang Kristiyano. That's what Paul is telling dun sa church. Problema dun sa church in Corinth, hindi nagmamature. Kasi mas inuuna yung magpagalingan kaysa magmahalan. Pag sa simbahan po, inuuna natin yung pagalingan kaysa pagmahalan, hindi po tayo lalago as a church. Sabi ni Paul, dapat ang love mag-exceed sa gifts. Kasi pag ang love, naintindihan mo, essential siya. Hindi po minimenos ni Paul na gifted kayo. Tama ba? Hindi po
minimenos ni Paul that the church of Corinth is gifted. Galing nga eh, gifted. Ang problema, walang love. So what happens? Hindi sila nagmamature. Hindi sila namumuhay ng may kabanalan. Hindi sila namumuhay in purity. Hindi sila namumuhay sa buhay na gusto ng Panginoon para dun sa simbahan nila. Giftedness does not equal holiness. Ni porke gifted ka, banal ka na, sabi ni Paul. Hindi porke gifted ka, matured ka na. Gusto mo may gifts ka pero nagmamature, samahan mo ng tamang klase ng love. Dapat ang love mag-exceed sa gifts, no? Sabi po dito ni Bishop, ang ganda, hindi ko makakalimutan tong quote sa akin ni Bishop, hindi ka lang dapat gifted, dapat bombarded ng pagmamahal. Amen? Sabi ni Paul, Church of Corinth, we have a problem. Mas nagpapagalingan kayo na nakalimutan nyo nang ipakita yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Amen. Alam niyo po, nagkaroon ng survey sa America last year. Doon po sa survey ang tanong, bakit daw po ang mga tao hindi nag-i-stay sa church, tapos ayaw nilang mag-stay sa church? Nagkaroon po ng survey sa America last year. 40% po nung respondents, alam niyo po, sabi nila, bakit hindi sila nag-i-stay sa church? Kasi hindi namin nararamdaman yung love sa church. Kasi sa church pa namin naramdaman na kami ay makondem. Kasi sa church pa namin nakita ang pinakamayayabang na tao. Buti na lang wala pong ganyan dito, tama po ba? Bakit? Nauna yung gifts, nakalimutan yung love. Amen? Sa panahon po natin ngayon wherein people are finding, desiring comfort and a place, no, na kanilang mararamdaman ang pagmamahal, sana church ang una sa listahan nila. Hindi yung church yung pinakadulo. Ayoko sa church, mararamdaman ko condemnation. Dapat ang love mag-exceed sa gifts. Amen? Palakpahan po natin si Lord, no? So, unang-una, balikan lang po natin. Diba? Sabi ni Paul, paano ako magiging excellent na believer for the Lord? Una, dapat love ang foundation. Pangalawa, dapat tama ang pag-practice ng love. Amen? Number three, no? Dapat ang love mag-exceed sa gifts. And number four in the last. This is the last po. Tapos na po ako. Di ba? Makaka-uwi na po tayong lahat. Number four, dapat greatest sa'yo ang love. Number four in the last, dapat greatest sa'yo ang love. Paano po in-end ni Paul yung kanya? Ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Paul eh. Diba? Dapat founded ka with love. Dapat tama ang practice ng love. Dapat, alam mo yon, may love ka while exercising your gifts. Number four, sinabi niya po ito. Now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is what? Is love. Now, these three remain, sabi niya, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Sabi ni Apostle Paul, walang masama sa faith. Maganda nga may faith ka eh. Tama po ba? Walang masama na ang church ay namamag-asa. Pero hindi ba maganda na ang church, although may faith, although may hope, dapat may love pa rin sa buhay nila. Faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Because ano ang mapapalabas ng authenticity ng faith mo pag may pagmamahal ka? Madaling sabihin, I have faith kay Lord, pero pag hindi ko nakikita yung love sa'yo, parang ayoko nang maniwala. Tama po ba? Madaling sabihin, namamag-asa ka kay Lord, pero pag hindi ko nakikita yung love sa'yo, parang ang hirap maniwala. Kaya sabi ni Jesus Christ, di ba? By this, everyone will know that you are my disciples. Ano sabi niya? When you love one another. Sabi ni Paul, magandang may faith, magandang may hope, pero sana wag mo kalimutan yung love.
Magandang may pamamag-asa, may pananampalataya ang simbahan. Pero sana, huwag nating kalimutang magmahal. The presence of love doesn't diminish the gifts. It actually strengthens one faith. Yung love, hindi niya i-diminish yung faith. Papatatatagin pa niya pa yung pananampalataya mo. Namamag-asa ka kay Lord, yung love na galing sa Diyos ang magpapatibay ng pamamag-asa mo. But the greatest of this is love. Amen? Faith with love is power. And hope with love is fulfilling. Dapat greatest sa'yo ang love. Amen? Sabi dun sa survey kanina, di ba, nabanggit ko po, maraming tao ang hindi nag-i-stay sa church kasi hindi daw nila feel na love sila. Pero, bakit kaya hindi natin baliktarin? Why not you ask the people na nag-stay sa church? Ano ang nagpa-stay sa'yo sa church? Ramdam ko dun sa simbahan namin yung pagmamahal. Bakit ako bumalik sa church kahit may nagawa akong kasalanan? Kasi ramdam ko dun sa simbahan namin may pagmamahal. Bakit ako na-restore nung simbahan ko? Kasi ramdam ko dun sa simbahan namin, grabe yung pagmamahalan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Alam niyo po, ang ganda na ng ginagawa ni Lord sa simbahan natin. Tama po ba? Dati sa gateway lang tayo ng service, ngayon may sarili ka ng building. Diba? Dati pahirapan ng aircon, ngayon sobra-sobra na yung aircon. Linalamig na nga ako dun kanina eh. Tama po ba? Nag-expand ang church, lumalaki ang church, pero sana huwag makalimutan ang church. That the most excellent way for the church to become a church is that it should always operate in love. Amen? Ang pinakamahusay na kaparaanan, pag-ibig ni Kristo ang sandigan. Alam po, Life Giver Family, ang church po natin, hindi po ito perfectong simbahan. Tama po ba? Pero it's not too late for the church na magparanas at magpakita ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Diba? Alam ko naman po, some of us, kayo, probably, baka nasaktan ka sa loob ng simbahan. Tama po ba? You feel betrayed inside the church. Pero alam ko po na hindi pa tapos si Lord sa simbahan natin. Di pa tapos yung building, pero at the same time, alam ko, may ginagawa din si Lord sa simbahan natin so that the church can become excellent in showcasing and portraying the love of Jesus sa ating simbahan. Amen? Why not let's do a gesture po of love ngayong hapon? Sige nga po, tayo po tayo ngayon. And you just grab a partner po. Sige, grab ka ng partner, ganyan. Wag muna lifetime partner. Pero kung lifetime partner yung katabi mo, okay lang din. Di ba? Pakisabi nga po sa kanya, bro sis, alam mo, mahal na mahal kita. Ayan. Bro sis, alam mo, mahal na mahal kita. Tingin po kayo sa akin, no? Ito pong gesture na gagawin natin ngayon is just to, you know, maramdaman lang natin na sa simbahang ito, nagmamahalan po tayo. Hindi po tayo perfecto, tama po ba? But at the same time, we are doing our best to become excellent believers by allowing the love of the Lord to just really manifest dito po sa ating simbahan. Tingin po kayo sa akin. Kung nasaktan ka po ng leader mo, ako na po humihingi ng tawad. Amen? Kasi yan yung inihintay nung iba eh. Hindi nag-sorry sa akin si leader eh. Baka hindi niya alam kasi na may nagawa sa sayo. So ako na po humingi ng tawad. Naaramdam ka ng hurt sa church. We wanna say sorry po sa inyo. Nakaramdam ka ng condemnation inside the church. We wanna tell you that you are welcome sa ating simbahan. You feel betrayed inside the church? Patawad po. But at the same time, we wanna tell you, give us another chance na ipakita uli ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa. Amen? Sabi ni Paul dun sa church in Corinth, dami niyong problema! Ano yung solusyon?
balik kayo sa love. Dami niyong division, ano yung solusyon? Balik kayo sa love. May immorality sa church, ano yung solusyon? Sabi ni Paul, balik sa tamang pag-practice ng love. Nang gaaway-away kayo sa church, ano yung sabi ni Paul? Balik sa tamang practice ng love. Problema sa panahon natin, pinipreach lang natin yung love about February. Sabi ni Paul, dapat every season, ang simbahan ay punong-puno ng pagmamahal. Dapat ang churches, sila ang number one na nagpapakita ng pagmamahal. So why not let's just close our eyes right now, no? Ayaw po ay mananalangin ngayon. And why not you just feel the love of Jesus in this place right now? Amen. Karababababa. Yes. Lord, we just want to come to you right now. Kami, Panginoon, bilang mga believers mo, we just want to ask that you fill us with your love again. Lord, punan mo ali kami ng pagmamahal na katulad ng itinuro, Panginoon, ni Pablo. Lord, yung pagmamahal na hindi lang puro pang sarili, pero kinoconsider din yung iba. Lord, yung pagmamahal na hindi nagtatanim ng sama ng galit, pero yung pagmamahal na nagpapatawad. Lord, yung pagmamahal na hindi lang patungkol sa kung ano ang makakapag-pleasure sa amin, pero yung klase ng pagmamahal na makakapag-honor sa'yo. Lord, we want that kind of love, Panginoon, in Life Giver Church. Lord, we want that kind of love sa aming mga simbahan. Lord, we want that kind of love sa aming mga puso. Lord, we want that kind of love, Panginoon, that can resolve issues in our church, that can diminish the strongholds in our church. Ganong klase pong pagmamahal, Panginoon, yung ipinapanalangin namin. Ayaw namin makilala na simbahan lang na magaling magturo. Ayaw namin makilala na simbahan lang na passionate mag-worship. Ayaw namin makilala na simbahan lang, Panginoon, na maganda ang building. Pero ang desire namin, Panginoon, na ang simbahan namin ay makita ang pagmamahal na galing sa'yo. Lord, right now, just declare forgiveness, Panginoon, just overflow in this place. Lord, yung may mga hinanakit po ngayon because sila ay nasaktan, because they feel betrayed, they feel gaslighted, Panginoon, sa loob ng simbahan, I pray for your forgiveness, Lord God, to overflow in this place. Lord, I pray, Panginoon, for those people right now that they feel unloved. Feeling lang hindi sila mahal, Panginoon. Lord, paranas mo yung pagmamahal in this place. Lord, I pray for your love, Panginoon, na pagalingin ang mga sugat sa puso, Lord Jesus. May sugat galing sa tampo, galing sa offense, galing sa hinanakit. I pray, Panginoon, to overflow that kind of love in this place. Kami bilang body of Christ, kami bilang mga members, at kami po bilang mga leaders, Panginoon, we just wanna say sorry, Lord, kung maraming moments hindi namin na-display yung love na galing sa'yo. Hindi namin naipakita yung totoong pag-practice ng love na galing sa'yo. And we just wanna thank you, Lord God, for bringing us to what love is. Thank you for bringing us, Panginoon, to what love is sa aming mga buhay.
Let the love of Jesus just comfort you right now. Alisin ang mga sakit. Alisin ang mga grievances. Pagalingin mula sa mga sugat ng nakaraan na hanggang ngayon, nagre-resurface pa rin. Lord, we declare and pray that your love would give them complete healing in the name of Jesus. Nagkasakitan sa loob ng simbahan, Lord, I pray for your love to overflow. Nagkataksilan sa loob ng simbahan, Lord, I pray for your love to overflow in the name of Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Come on, why not? Let's just raise up our hands right now. Ating sambahin ang Panginoon because He allowed us to experience that beautiful love once again. Come on, let's lift up our voices. Yes, oh God. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Once again we sing, once again we sing. Your love never fails. Salamat sa pagmamahal na galing sa iyo. We thank you, Lord God, that we have a church na hindi po perpekto. Because hindi naman perpekto ang mga tao, pero pipiliin pa rin magmahal. Dahil ganun ang turo mo sa amin. Pipiliin pa rin, Panginoon, to love, to forgive. Because ito ang pagmamahal na pinakanaiaangat ka sa buhay po namin. Thank you, Lord God. We bless your name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Pakisabi nga uli sa katabi mo, I love you, bro. I love you, sis. Ayan. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan, so before we end, of course, let's not miss this opportunity na i-welcome ang ating mga bagong kaibigan. Amen. We have 5 new friends po ngayong hapong ito. Ayan, okay lang ba? Patayuin natin sila, palakpakan natin. No, let's make them feel welcome dito sa ating simbahan. Sige po, tawagin natin si Wani Wan Imelda. Ayan, sino po sila? Wani Wan Imelda, Bobby J. Ayan, si Pastor Renato, Pastoral Rico. Ayan, and si Marilyn Jane po. Ayan, tingin po kayo sa akin, no? Kami po ay sobrang blessed na kayo po ay dumalo sa aming simbahan. Amen? So katulad po nung pinag-uusapan natin kanina, we wanna welcome you here. We wanna make you feel loved. Amen? Mahal po namin kayo. And excited po kami na maparanas pa itong pagmamahal ni Jesus Christ sa bawat isa po sa inyo. Amen? So okay lang po ba, extend natin yung mga kamay natin sa kanila. Let's pray for them, Lord. Salamat po sa aming mga bagong kaibigan, Panginoon. I just declare and pray na patuloy ka pa nilang maranasan ang pag-ibig mo sa buhay nila. And Lord, may they continue to enjoy their wonderful journey, Panginoon, sa iyong, Lord God, sa iyong buhay na ibibigay po sa kanila. Bless them abundantly in Jesus' name. Amen, amen. Meron pong mga magki-cater po sa inyo. Ayan, ipaparamdam po nila sa inyo ang pagmamahal na. Bibigyan po nila kayo ng Starbucks, ng yellow cup na pizza. Okay, so sunod lang po kayo sa kanila. Amen.
So sige po, tayo po tayong lahat. Ayan. Tayo po tayo again. Let's pray, Lord. Salamat po. Ngayong hapong ito, we will operate in love, Panginoon. And we will continue, Lord God, to be an excellent church because ang pagmamahal at ang pag-ibig mo ay evident sa buhay po namin. We love you, Lord. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sige po, see you next week. I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good. You are good. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good and I dance because you are good and I shout because you are good. You are good.